Ibinalik ang banal na larawan. Ikawalo ng Pebrero. At mabago sa espiritu ng iyong pag-iisip, at kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at tunay na kabanalan. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 23-24. Sa plano ng pagpapanumbalik sa mga tao ng banal na larawan, ipinagkaloob na ang banal na espiritu ay dapat kumilos sa isipan ng tao, at maging tulad ng presensya ni Kristo, isang ahensyang humuhubog sa pagkatao ng tao. Sa pagtanggap ng katotohanan, ang mga tao ay nagiging mga tatanggap din ng biyaya ni Kristo, at itinalaga ang kanilang pinabanal na kakayahan ng tao sa gawain kung saan si Kristo ay nakikibahagi, ang mga tao ay naging mga manggagawang kasama ng Diyos. Ito ay upang gawin ang mga tao na kinatawa ng Diyos, na ang banal na katotohanan ay dinadala sa kanilang pangunawa. Ngunit magtatanong ako sa simbahan, nasagot mo na ba ang layuning ito? Natupad mo na ba ang disenyo ng Diyos sa pagpapalaganap ng liwanag ng banal na katotohanan, sa pagpapakalat sa ibang bansa ng mahahalagang hiyas ng katotohanan? Ano ang dapat na isipin ng mga anghel ng Diyos habang tinitingnan nila ang simbahan ni Kristo, at nakikita kung gaano kabagal ang pagkilos ng mga nag-aangking mga tagasunod ni Kristo, upang ibigay ang liwanag ng katotohanan sa mundo na nakasalalay sa moral kadiliman? Alam ng mga makalangit na katalinuhan na ang krus ay ang dakilang sentro ng pang-akit. Alam nila na sa pamamagitan ng krus na ang nahulog na tao ay tumanggap ng pagbabayad sala, at madala sa pagkakaisa sa Diyos. Ang mga konseho ng langit ay tumitingin sa iyo na nag-aangking tinanggap si Kristo bilang iyong personal na tagapagligtas, upang makita kang ipakilala ang pagliligtas ng Diyos sa mga nakaupo sa kadiliman. Naghahanap sila na makita kang ipaalam ang kahalagahan ng dispensa sayo ng banal na espiritu, kung paanong sa pamamagitan ng paggawa ng banal na ahensyang ito ang pag-iisip ng mga tao, na napinsala at nadungisan ng kasalanan, ay maaring mawalan ng kasiyahan sa mga kasinungalingan at mga pagtatanghal ni Satanas, at bumaling kay Kristo bilang kanilang tanging pag-asa, ang kanilang personal na tagapagligtas. Sinabi ni Kristo, "Pinili ko kayo, at itinalaga ko kayo, upang kayo'y magsiyaon at magbunga, at upang manatili ang inyong bunga." Juan Kapitulo 15 Versikulo 16. Bilang ambassador ni Kristo, nakikiusap ako sa lahat ng nagbabasa ng mga linyang ito na mag-ingat habang ito ay tinatawag ngayon. Kung inyong diranggin ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso, Hebreo Kapitulo 4 Versikulo 7. Nang walang paghihintay, magtanong, ano ako kay Kristo? Ano ang Kristo sa akin? Ano ang aking trabaho? Ano ang katangian ng bungang aking itinanim? The Review and Herald, 12 ng Pebrero taong 1895. Isang maligayang umaga sa lahat nating tagapakinig. Bago po tayo pumunta sa ating prayer proper, ay babasahin ko muna itong talata galing sa aklat na prayer na nagsasabi, ang ating mga panalangin ay hindi dapat maging isang makasariling paghiling para lamang sa ating sariling kapakanan. Tayo ay humingi na tayo ay makapagbigay. Ang prinsipyo ng buhay ni Kristo ay dapat na ang prinsipyo ng ating buhay.
para sa kanilang kapakanan, sabi niya, na nagsasalita tungkol sa kanyang mga alagad. Pinababanal ko ang aking sarili upang sila rin ay mapabanal. Juan 17:19. Ang parehong debosyon, ang parehong pag-aalay ng sarili, ang parehong pagpapasakop sa mga pag-angkin ng salita ng Diyos na nahayag kay Kristo ay dapat makita sa kanyang mga lingkod. Ang misyon natin sa mundo ay hindi paglingkuran o pasayahin ang ating sarili. Dapat nating luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Kanya upang iligtas ang mga makasalanan. Dapat tayong humingi ng mga pagpapala mula sa Diyos upang tayo ay makapagsalita sa iba. Ang kapasidad para sa pagtanggap ay pinapanatili lamang sa pamamagitan ng pagbibigay. Hindi tayo maaaring patuloy na makatanggap ng makalangit na kayamanan nang hindi nakikipag-usap sa mga nakapaligid sa atin. Prayer, page 307. So, it is very clear, mga kapatid, na kung gusto natin makatanggap ng maraming blessings, ang sikreto pala ay magbigay rin tayo ng maraming blessings. No? We are to ask blessings from God that we may communicate to others. The capacity for receiving is preserved only by imparting. We cannot continue to receive heavenly treasure without communicating to those around us. So, kung gusto natin na patuloy yung pagdaloy ng blessing, so patuloy rin yung pag-share natin sa iba. So, it is either spiritual man or material or financial, the same principle. That we receive so that we have something to share. For our prayer this morning, we are blessed to have with us one of our Shepherdess International in the person of Mom Agnes Baltar, the wife of our district pastor at Libakaw, Aklan. She's going to lead us with our group prayer this morning. Mom Agnes. Pagpala naming Ama na nasa mga langit, pinupuri po namin kayo sapagkat napakabuti niyo po sa amin, lalo tigit sa inyong mga pangako sa amin. Pinupuri po namin kayo sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob po sa amin. Sa umaga ito, kami po ay lumuluhod sa iyong harapan
upang humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala na nagawa namin sa inyo, maging sa aming isip, sa aming salita at sa gawa. Nawa kami ay inyong patawarin upang kami po ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat din sa iyong kabutihan sa amin, sa lahat ng pagpapala na ipinagkalit niyo po sa aming mga pangailangan sa araw-araw. Nagpapasalamat din po kami sa mabuting kalusugan na binigay niyo po sa amin at sa pag-iingat niyo po sa amin sa bawat sandali ng aming buhay. Ama, sa umagang ito, inilalapit po namin sa inyo si Ma'am Carol Pakibar ng Waama. Siya po ay inyong pagpalain sa kanyang araw-araw na pamumuhay kasama ng kanyang buong pamilya. Nawa ipagkaloob niyo po sa kanila ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. At nawa ingatan niyo din po sila at nawa kayo ang kanilang mga mithiin para sa kanilang pamilya ay inyo din po ipagkaloob ayon po sa iyong kalooban. Ganun din po si Sister Sidora Saulda, nawa din po sila po ay inyong pakaingatan sa araw-araw, pagkalooban ng kanilang mga pangailangan kasama na kayang asawa, mga anak at mga apo. Patuloy niyo po na pagalingin ang kanyang apo na si C. Alam po namin na marami pang magagawa ang batang ito sa inyong gawain, sa kanyang paglaki. Kaya niling po namin na ang kanyang lubos na kagalingan. Ganon din po si Pastor Senon Pakulanang kasama ng kanyang mahal na asawa at anak. Nawa ay pagpalain niyo din po sila habang sila po ay nalilingkod sa inyo sa kanyang nasasakupan na distrito sa Capiz. Nawa ay pagkalooban niyo po siya ng banal na espiritu sa araw-araw na mga desisyon na kanyang gagawin para sa ikalalago ng iyong gawain sa kanyang nasasakupan. Itinadalangin ko din po ang bawat pamilya namin na inyo din pong pakaingatan sa araw-araw kasama ng aming mga mahal sa buhay na malayo sa amin. Sa araw na ito, tulungan niyo po kami na ang lahat ng aming gagawin ay makapagbibigay kaluguran sa inyong harapan. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Ang lahat ng ito ay aming hiningin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you very much for bearing with us this morning. Again, tomorrow at the same time, the same group at 4:30 a.m. Back to the Altar with Young Voices, Values Education, Music, and Health Expo. Happy midweek to everyone.